nga pala si Binibining Meros Milliares Igonia, guro sa Pilipino, aplikante sa Laak National High School, Teacher 1. Ito ang aking demonstrasyon. Magandang araw sa lahat. Ikinagagalak kong makita kayo muli ngayong araw na ito. Maari mo bang panguluhan ang pagdarasal, Maria? Pumunta ka dito sa harap upang panguluhan ang pagdarasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tulungan mo po kami ngayong araw na ito na maintindihan namin ang aming paksang tatalakayin. Marami pong salamat sa pang-araw-araw na iyong biyaya. Naway maintindihan po naming lahat ang aming paksa ngayon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Maria. Maaari ka nang bumalik sa iyong upuan. Magandang umaga sa lahat, aking mahal na mag-aaral. Ngayon, bago kayo umupo, maaari bang pulutin niyo muna ang mga basura at ayusin ang inyong upuan? Tapos na ba? Kung gayon kung tapos na, maaari na kayong magsiupo. Pero bago natin simulan ang ating paksa, nais ko munang sundin ninyo ang ating alituntunin sa klase. Habang ako ay nagkaklase o nagkakaroon tayo ng pangkatan, inaasahan kong kayo ay makinig. Huwag masyadong makipag-usap sa katabi kung hindi kinakailangan. At huwag maging makulit sa kaklase para hindi ninyo madistorbo ang inyong mga kaklaseng nakikinig. Laging makinig sa guro. Yan lang? Naintindihan ba? Kung gayon, kung naintindihan, ayusin kong malinaw. Maari ba malaman ko kung sino ang lumiban sa klase ngayon, aking tagapagtala, Maria? Wala kung ganun. Napakagaling dahil walang lumiban sa klase. Sana parating ganyan. Sina mga sarili at maganda para sa ating talakayan. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang paksang ating tinalakay kahapon. Ano-ano ang ating tinalakay kahapon? Dito banda? Tama! Tinalakay natin ang tungkol sa mga panitikan ng ating mga ninuno. Ano-ano ang mga panitikang ating tinalakay? Uy! Jose! Ang ating tinalakay kahapon, tama, ay tungkol sa pabula? Ano pa? Meron pa? Kwentong bayan? Ano pa? Maikling kwento? Nobela? Ano pa? Andyan na ang kwentong bayan. Oo, tama. Pero ang kwentong bayan ang siyang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Pero bago ko tatalakayin ang tungkol sa kwentong bayan, aking mahal na mag-aaral, ayusin niyo muna yung pagkaupo niyo, yung parang nakamukha kasi kayo. Tapos, maghanda na? Handa na ba para sa talakayan? Sige, sige. Ha? Sabay-sabay nating basahin ang ating layunin ngayong araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inasahan. Sige, sabay-sabay nating basahin ang letrang A. Nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng pinagmulan ng kwentong bayan batay sa pangyayari, sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. Sunod, na isasalaysay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulong ng flowchart. Napapahalagahan ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa kapwa-tao. Yan ang aking mga inaasahan sa inyo. Ngayon, papangkatin ko kayo sa apat. At patuloy pa rin na magkaroon ng isang metrong layo sa bawat isa. Huwag hubarin ang mask. Huwag makipag-usap sa katabi kung hindi kinakailangan. Huwag pakialaman ang ibang grupo. Malinaw ba? Kung ganun kung malinaw, may ibibigay ako sa inyong apat na numero sa pamamagitan ng pagbunot. Bubunot kayo dito sa akin at ang numerong inyong bubunutin ay may
larawan ito na ipapakita ko dito sa harap. Ang larawang inyong makikita ay siyang bilang. Kung anong unang ipapakita ko, siyang unang bilang, pangalawa, kung ano ang ipapakita ko sa pangalawa, yan ang ikalawa, pangatlo, pang-apat. Malinaw, may katanungan ba? Kung wala, sige, magpatuloy tayo. Kung nakuha niyo na ang numero ninyo, pakitignan. Handa na? Kung handa na? Nakaligtaan ko pa lang sabihin sa inyo na sa oras na tayo ay magsisimula, bawal na makipag-usap sa katabi. Pagkatapos ninyong mabunot ang numero, mag-isip kayo ng isang tao na siyang magpapaliwanag dito kung sino yung nagustuhan ninyong magsasalita, na siyang magpapaliwanag dito sa harap. Pag may dalawa kayong minuto na pag-iisipan ang nasa larawan at pagkatapos ay maghanda para sa pagbabahagi sa lahat. Handa na? Naintindihan? Wala na talagang katanungan? Wala na? Sige. Ano ba ako sa'yo? O ano ba ang nasa larawan para sa'yo? O sa inyong kagrupo? Sino ang nakabunot ng unang numero? Pangkat ikaapat? Sige, dalawang minuto para sa inyo. Tapos na? Kung ganun, kung tapos na, maaari na pumunta dito ang inyong napiling tagapagsalita. Nelson, ikaw ang napili niyang tagapagsalita? Nila? Sige, Nelson. Nelson, maaari ka nang pumunta dito sa harap para ibahagi ang inyong naisipan tungkol sa larawan. Palakpakan natin si Nelson. Yeah, Nelson, huwag kabahan. Ano ang inyong napag-usapan tungkol sa larawan? Ito ay may maraming tao. Ano pa? May? Nakaluhod? Ano pa? Nakaluhod? Sige, sige, sige. Nagdarasal? Tama. Mayroong nagdarasal na mga Muslim. Ito ay, ano? Tama. Ito ay tungkol sa pagsisimba ng mga Muslim. Bigyan ng tatlong bagsak ang pangkat ikaapat. Sunod. Sino ang nakabunot ng pangalawang larawan? Pangkat ika-una? Sige, pangkat ika-una. Bibigyan ko pa rin kayo ng dalawang minuto. Tapos na mag-isip? Sige, punta na dito sa harap. Maria, ikaw yung napili nila? Sige. Ano ang inyong nahinuha dito? Tama, ito ay may dalawang lalaki? Tama, ito ay pagbibinyag? Tama, ito ay pagbibinyagan ng mga Muslim o pagbibinyag ng mga Muslim? Tama, bigyan ng tatlong bagsak ang pangkat-una. Sunod. Sino ang nakabunot ng ikatlo? Pangkat ikalawa kayo? Sige. Pangkat ikalawa. Bibigyan ko pa rin kayo ng dalawang minuto. Handa na? Sino ang napili ninyo? Josefa? Sige, halika dito sa harap. Ano ang nasa larawan na pag-usapan ninyo? Ano yung nakita ninyo sa larawan? May babae? Tama, may babae? Ano pa? Mayroong mayaman? Ah, may diamante. Ano pa? Bahay? Tama, ang kabuuhan para sa inyo. Ano ito? Tama, ito ay dowry. Na kung ikaw ay gustong pakasalan ang isang babae o makuha ang babaeng Muslim, ikaw ay magbibigay ng dowry sa mga magulang. Sunod! Walang iba kundi ang ikatlong pangkat. Ang larawan ay para sa inyo, dalawang minuto, ano ito? Yan. Tapos na, nakapili na? Joseph, ikaw ang napili. Sige. Para sa iyo o sa inyo,
Ano ang nasa larawan? Tama! Ito ay tungkol sa pagpapakasal o pagpapakasal ng mga Muslim. Napakagaling ninyong lahat. Bigyan ng tatlong bagsak ang ikatlong grupo. Sige. At palakpakan ang inyong mga sarili. Ang galing. Ngayon, balikan natin ang mga nasa larawan. Ano-ano ang mga kultura at paniniwalang Muslim ang inyong nakita sa larawan? Balikan natin yung mga ipinakita kong larawan kanina. Una, mayroon tayong pagsisimba ng mga Muslim. Pangalawa, mayroon tayong pagbibinyag. Pangatlo, mayroon tayong pagbibigay ng dowry o dowry. Pang-apat, pagpapakasal ng Muslim. Napakagaling nyo talaga. Sunod, bukod sa mga larawang aking ipinakita, magbigay kayo ng ilang paniniwalang Muslim na inyong nalalaman. Bukod sa mga larawang ipinakita ko, magbigay pa ng ilang mga paniniwalang Muslim na inyong nalalaman. Magbigay kayo. Ano pa? Dito banda. Sige. May paniniwala sila, hindi sila kumakain ng baboy. Tama. Mahilig sila sa sili. Tama. Ano pa? Dito banda. Hindi sila, ang mga babae ay hindi nagsusuot ng lantad na damit. Nakatago silang lahat. Tama. Ang lalaking Muslim ay may sombrero. Maaari. Sige, ano pa? Ang tawag sa kanilang Biblia ay Quran. Tama. So ngayon, dahil marami na kayong kaalaman tungkol dyan, talakayin muna natin ang tungkol sa kwentong bayan ng mga Maranao at alamin muna natin kung ano ba talaga ang kwentong bayan o saan ito nagmula. Para bago natin talakayin ang kabuuhan ng paksa, mayroon kayong idea kung ano ang kahulugan nito. Ang kwentong bayan ay, basahin, lumaganap ang ating katutubong panitikang nagsimula bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang kwentong bayan bago pa man dumating ay lumaganap na. Wala pang Espanyol, meron na tayong kwentong bayan na tinatawag nating pagsasaling dila, pasalita. Ito rin ay isang anyong tuluyan. Tama. Karaniwang naglalahad ng kaugalian at tradisyon ng lugar kung saan ito ay nagsisimula at lumaganap. Bago natin tukuyin at alamin ang ating kwento, alamin muna natin ang inyong kaalaman tungkol sa mga letra at talasalitaan. Sundin ang panuto para hindi magkamali sa tanong. Basahin mabuti. Sige, sabay-sabay natin basahin. Para sa pagpapalawak ng talasalitaan, ibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang nakadiin ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Isang kapat na papel. Sige. Sunod, ito yung mga katanungan. Sa bawat katanungan, mayroon kayong 2 minuto na intindihin ito. Tapos na? Kung gayon, ika-4 na numero. Tapos na ang sagutan. Balikan natin lahat. Sabay-sabay natin basahin at sagutan. Itama niyo lamang ang inyong papel para malaman ninyo ang inyong pagkakamali. Nakatingin ang Panginoon sa inyo, ha? Huwag madaya. Sige. Sabay-sabay. Lumabas ang mag-asawa tuwing takip silim upang mangaso. Ang salita dito ay takip silim. Ano ang kahulugan ng takip silim? A. Hating gabi. B. Katanghalian. Tapat. C. Madaling araw. D. Pagpalubog ng araw. Ano ang tamang sagot? Letra D. Pagpalubog na ang araw. Tama, galing. Tama lahat? Walang nagkamali? Talaga? Sige.
Gumilang, gumagamit sila ng bitag upang makaakit ng mga hayop. Ang salita dito ay bitag. Ano ang kahulugan ng bitag? A. Kampihan. B. Pagkain. C. Pana. D. Patibong. Ano ang tama? Tama. Letra. D. Patibong. Pangatlong bilang. Gayon na lang ang kanyang pagigilala sa nakitang pagkakaiba. Tama. Ano ang sagot? Pagigilalas? Pagkagulat. Ang galing naman ninyo. Wala talagang nagkamali. Sunod. Sinulo ng lalaki ang biyayang natanggap. Ang salita dito ay sinulo. Ano ang kahulugan ng sinulo? Tama. Letrang B, sinariling. Galing. Sunod. Kitang-kita sa taong iyon ang pagiging tuso. Ano ang kahulugan ng tuso? Mapagpanggap. Mabuti. Mapanlinlang. Tapat. Letrang C, tama. Mapanlinlang. Napakagaling. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, bilangin ang markang inyong nakuha. Nabilang na ba? Galing! Ang laki-laki naman ng mga markang nakuha. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa kwentong bayan ng mga taga-Maranao na pinamagatang ang Munting Ibon. Noong unang panahon, may dalawang mag-asawang nakatira sa Agamariog na ang pangalan ay si Lucis A. Mama at si Lucis A. Babay. Si Lucis A. Mama ay isang lalaki at si Lucis A. Babay naman ay isang babae. Ang pangunahing hanap buhay nila ay pangangaso. At hindi lamang si Lucis A. Mama ang nangangaso, kundi pati na rin si Lucis A. Babay. Isang dapit hapon, inaya ni Lucis A. Mama si Lucis A. Babay na pumunta sa gupat upang mangaso. Nang makakita na sila ng isang puno, ay napag-isipan nilang doon ilagay ang kanilang bitag. Si Lucis A. Mama ay inilagay niya ang kanyang bitag sa sanga ng kahoy, habang si Lucis A. Babay naman ay inilagay niya ang kanyang bitag sa puno ng kahoy na may ugat. Kaya naman, umuwi na sila. At nang makatulog si Lucis A. Babay, nagising bigla si Lucis A. Mama. At naisipan ni Lucis A. Mama na pumunta sa gubat at tignan ang kanilang bitag. Nang pumunta na sila sa bitag, ay labis ang kanyang pagkagilalas o pagkagulat. Dahil nakahuli ng malaking usa ang bitag ni Lucis A. Babay at ang sa kanya ay isang napakaliit na ibon. Kaya naisipan niya itong ipagpalit. At nang mapagpalit niya na, ay masayang masaya siyang umuwi at natulog muli. Nang madaling umaga, ay ginising niya ang kanyang asawa. Yan, pumunta sa gubat. At nang makapunta na sila sa gubat, labis ang pagkagulat ni Lucis A. Babay sapagkat ang kanyang nahuli ay napakaliit na ibon, samantalang isang napakalaking usa ang nasa sanga. Kaya bigla siyang nagulat. Ngunit hindi na lamang siya umimik at kinuha niya ang kanyang maliit na ibon, dinala sa bahay at nilagay sa hawla. Habang nagluluto naman si Lucis A. Mama. At si Lucis A. Mama ay nang maluto na ang kanyang niluto, ay kumain siya at hindi niya inaya ang kanyang asawa na si Lucis A. Babay. Hindi na lamang umimik si Lucis A. Babay at tinignan na lang niya ang kanyang asawa. At nang magtingnan ito, tatlong araw ay naubos na ang usa at hindi talaga siya binigyan. Kaya nang maubos na, inaya niya naman ulit si Lucis A. Babay na pumunta sa gubat at manghuli. Kaya sumama naman si Lucis A. Babay at hindi na lang umimik tulad ng dati. Itinali ni Lucis A. Mama ang kanyang bitag sa sanga at kay Lucis A. Babay naman ay sa ibaba. At umuwi na sila. At nang umuwi na sila,
ng hating gabi ay nagising si Lucas Ababay na gumising si Lucas Amama at umalis. Kaya sinabi ni Lucas Ababay na alam ko namang tuso ang aking asawa at pinagpalit niya ang aking nahuli. Kaya pabayaan ko na lang ito at muling natulog si Lucas Ababay. At na makatulog na muli si Lucas Ababay ay nanaginip siya. Nanaginip siya, pinakain niya ng palay ang kanyang munting ibon at nangitlog ito ng isang diamante. At biglang nagising Ababay kasi ginising siya ni Lucas Amama at inayang pumunta sa gubat upang kunin ang kanilang nakuha sa bitag. At sinabi na lamang ni Lucas Ababay na hindi na ako sasama, ikaw na lang. Kaya nang makaalis na si Lucas Ababay ay gumising siya at binigyan niya ng pagkain ang kanyang munting ibon. Binigyan niya ito ng palay at labis ang kanyang pagkamangha sapagkat nangitlog talaga ito ng diamante. At sinabi niya sa kanyang sarili, mayaman na ako, mayaman na ako. Kaya itinago niya ng paunti-unti ang diamante hanggang nakaipon siya. At isang araw, inaya na naman siya ng kanyang asawa na si Lucas Amama na pumunta sa gubat upang mangaso. Sumama siya dito at ganun pa rin ang nangyari. Hindi siya tinulungan ng kanyang asawa na itali ang kanyang bitag at hinayaan na lang niya ito. Kaya binalik niya na lang sa pinagkakatalian. At nang pagka-uwi, inayan na naman siya ni Lucas Amama na pumunta, hindi na siya sumama. Siya na lang ang tumingin doon. At nang makauwi na ang kanyang asawa ay may dala itong osa at kinain at hindi pa rin siya binigyan. Kaya sa parating pag-uwi niya na walang dala at pakanta-kanta na lang si Lucas Ababay, naisipan niyang sabihin na lang sa kanyang asawa na tutuloyin ko na lang yung sinabi mo na maghiwalay na lang tayo at magkanya-kanya na tayo, wala na tayong pakialamanan. At nag-impake si Lucas Ababay. Nag-impake siya, dala ang kanyang diamante, pumunta sa malayong lugar at nagtayo ng isang malaking bahay na tila mansyon at may maraming katulong at may dalawang tagabantay. At ibinili niya sa tagabantay na bantayan siya. Kaya isang araw nabalitaan ito ni Lucas Amamay na naging mayaman si Lucas Ababay. Kaya dapat din siya makihati. Kaya pumunta siya ng dalawang kawal ni Lucas Ababay. At hindi siya nakapasok dahil alam niya gagawin ito ni Lucas Amamay. Sa dahil likas na masama at tuso si Lucas Ama. Siya ginulo at masayang namuhay Lucas Ababay at namuhay siya ng masagana. Yan ang pagtatapos ng kwento. Ngayon, dahil tapos na ang kwento, magkakaroon tayo ng isang laro na pinamagatang Balatan Mo Ako Baby. Ang larong ito ay may dapat sundin na patakaran. Ang apat na bola ay naglalaman ng tanong. At kung sino ang mahihintuan ng musika ay siyang napiling sasagot ng tanong na nandito. Ang pangkat ninyo ay katulad pa rin kanina, bumuo lamang kayo ng bilog. Handa na? Dahil handa na kayo, ibibigay ko na ang bola sa inyo kada pangkat. Pangkat una, ito yung bola mo. Pangkat ikalawa, katlo, ikaapat. Sige, handa na ba? Ngayon, magpapatugtog ako. Tulad kanina nang sinabi ko, kung sino yung mahihintuan pagkapatay ng musika, ay siyang sasagot sa tanong. Isa, dalawa, tatlo. Pasa! Iipasa sa kabila! Huwag magtulakan, ipasa! Huwag kalimutan, mayroon kayong social distancing. Yan! Pasa! Yan! Sino ang nakahawak sa pangkat una? Ikaw, Josepa?
Dito, Nelson, ikaw, Maria, Joseph, sige, kayo. Kayo yung natasan. Unahin muna natin ang unang nakabunot. Sino ang nakabunot ng ikaunang bilang na tanong? Sige, sabay-sabay nating basahin ng inyong kagrupo. Sino-sino ang mga tauhan sa akdang binasa? Ilarawan ang katangian ng bawat isa. Sige, Nelson, ilarawan mo at isa-isahin ang mga tauhan. Tama, ang mga tauhan ay si Lucas, Amama, at saka si Lucas Ababay. Ano ang kanilang katangian? Si Lucas Ababay ay isang masunuring babae, may bahay, magalang at mabait. At si Lucas Amama naman ay isang lalaki na siyang tagapagluto, tuso at makasarili. Tama! Sino naman ang nakabunot ng pangalawa? Pero bago ang lahat, bago natin alamin kung sino ang nakabunot ng ikalawang tanong, bigyan muna natin ng tatlong bagsak si Nelson dahil napakagaling niya. Sunod, ikalawa, sino ang nakabunot? Si Josepa. Sige, Josepa. Isalaysay ang suliraning tinalakay sa kwento. Nasolusyonan ba ito? Paano? Para sa iyo, salaysay mo ang problema, suliranin sa kwento. Nasolusyonan ba ito? Ang problema sa kwento ay hindi sila nagkakasunduan at maramot. Maramot sino? Si Lucas Amama. Nasolusyonan ba ito? Hindi masyado, ngunit dahil sa napuno na si Lucas Ababay, ang ginawa niya ay sinabi niya ang kanyang nararamdaman at lumipat na lang siya ng tirahan. Tama. Sunod, sino ang nakabunot ng tanong ikatlo? Joseph, ikaw nakabunot. Sige. Ano-ano ang mga kaugaliang nasasalamin sa akda? Alin sa mga kaugaliang ito ang nararapat na isabuhay ng bawat isa? Isang Pilipino, alin naman ang mga kaugalian ang kailangang baguhin? Mayroon tayong iba't ibang kaugalian sa kwentong nakita. Kaugalian ng mga Muslim, dahil kwento ito ng mga Maranao, na ang babae ay isang masunurin at ang lalaki ay tagapagluto. Ngunit, dito naman sa kwentong ito, tama naman ang maging masunurin, mayroon lamang tayong ilang babagoy na kumbaga kapag mali na ng isang hadiyak ay dapat itama na natin para magkaroon tayo ng kasunduan at hindi mahantong sa hiwalayan. Ika-apat, sino ang nakabunot? Yan ang pangkat. Sino? Si Maria. Sige. Maria, paano mo? Sino nakakuha? Si Maria. Paano mo mailalarawan ang kalagayang panlipunan sa Mindanao batay sa pangyayari at usapan ng mga tauhan sa akda? Oo, tama ang iyong kasagutan, Maria. Mailalarawan mo ito sa pamamagitan ng pagsasalaysay mo na ganito yung pangyayari dito sa ating mundo, lalong-lalo na sa Mindanao, dahil mayroon tayong kaguluhan dahil hindi naririnig ang boses ng mga babae. Naririnig lamang ang boses ng mga lalaki. Palakpakan ang inyong mga sarili. Tama, napaka galing ninyo at naintindihan nyo talaga ang kwento. Ngayon, magkakaroon tayo ng usapan tungkol dito. At ganun pa rin yung pangkat ninyo. Pangkat una, kalawa, ikatlo, ikaapat. Ang una, ang siyang ibabahagi ang tungkol sa ang mag-asawang si Lucas Amama at Lucas Ababay sa kwento. Ano sila doon? Bakat una, ang mag-asawa isang mga ngaso, tama. Bukod doon, sila ay nakatira sa saan? Saan sila nakatira? Sa
Tama, sila ay nakatira sa Agamarillo. Galing. Dito naman. Sa ikalawa. Ikalawang pangkat, pandarayang ginawa ng asawang lalaki sa babae. Ano ang nangyari dito? Ginawa at dinayaan ni Lucas A. Mama, si Lucas A. Babay, dahil pinagpalit niya, tama, tama ang iyong sagot, dahil ipinagpalit niya ang kanyang nahuling ibon sa nahuli ni A. Babay na, o sana, pakagaling ng pangkat, ikalawa. Paano naman dito sa pangkat ikatlo? Basahin ninyong lahat. Ang swerteng natamo ng asawang babae. Dito, ano ang inyong hinuha dito o pagbubuod? Sino sa inyo dyan? Sige, Josepa, ikaw. Ah, ang swerteng natamo ng asawang babae ay dahil sa pagpalit ni Lucas Amama sa kanyang nahuling ibon na sa usa ay nagkaroon ng swerte si Lucas A. Babay, ang babae. Sapagkat na natulog si Lucas A. Babay ay nanaginip siya ng itlog ng palay. Nagbigay daw siya ng palay at nangitlog ito, tama, nangitlog ito ng isang diamante. At ito yung naging mithi ng kanyang kayamanan na nakapagtayo siya ng isang malaking mansyon o bahay. Ang pagwawakas ng kwento, pangkat ika-apat. Ang naging wakas, tama, nabalitaan ni Lucas A. Mama na naging mayaman si Lucas A. Babay, kaya agad-agad siyang pumunta doon sa lugar kung saan ang mansyon o bahay ni Lucas A. Babay. At ang ginawa niya ay pumunta siya doon at hindi siya pinapasok ng gwardiya ni dahil alam ni Lucas A. Babay ang gagawin ng kanyang asawa. Kaya hindi nakapasok at masayang namuhay si Lucas A. Babay ng masagana. Sunod. Tama. Ngayon, ano ang inyong sa pamamagitan ng mga bolang yan na nahawakan ninyo, ano ang pinakamahalaga na tanong dyan? Kung ikaw ang tatanungin. Sige, basahin mo. Tama. Ang tanong ay tungkol sa kapag ikaw, basahin, lakasan. Kapag ikaw si Lucas A. Mama, gagawin mo ba ang ginawa niya? Tama. Hindi mo gagawin dahil ito ay hindi maganda. Dahil si Lucas A. Mama ay makasarili at hindi natin hahayaan na lamunin tayo ng inggit at pagka makasarili. Tama, iyan ang iyong sagot. Pangalawang grupo, ano yung nabunot ninyo? Kung isa sa buhay mo, ang buhay ni Lucas A. Babay, gagawin mo ba ang kanyang ginawa? Hindi, bakit? Bakit hindi mo gagawin? Dahil hindi mo hahayaang mamayani ang kasamaan at magtitira ka na respeto sa kapwa. Paano naman doon sa pangkat ikatlo? Ano ang inyong nabunot o nakita sa balatan mo ako na tanong? Ah, tama. Kung isa sa buhay mo ito, iibahin mo ang kwento sa pamamagitan ng kasiyahan. Galing naman. At magkakaroon ka ng respeto sa kapwa-tao at pagrespeto sa iyong kabiyak. Yan talaga yung tama para maging modelo kayo sa magiging inyong mga anak. Pero huwag muna kayong mag-asawa ha, kasi mga bata pa kayo. Paano naman dito sa pangkat ika-apat? Ay, kung ikaw ang gagawa ng wakas, ano, paano mo ito gagawin? Ah, ang wakas mo ay gagawin mong kasiyasiya at kayo pa rin ni Lucas ang mama. Pero sa ibang paraan, galing naman. Sige, napakagaling yung lahat. Ang lahat ng inyong sagot sa mga tanong ay tama.
kinakailangan talagang magkaroon tayo ng respeto sa kapwa-tao at huwag mapagmataas, huwag man lamang, huwag ninyong gagayahin ang nasa kwento. Naintindihan ba, mga mag-aaral? Mainam kung naintindihan ninyo. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagtataya. Sagutin ninyo sa isang kapat na papel ang mga katanungang ibibigay ko sa inyo. At basahin maigi ang mga katanungan. Sabay-sabay nga ninyong basahin. Maginuha sa kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari o usapan ng mga tauhan, piliin ang titik ng tamang sagot. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin ninyo ang mga tanong na ibibigay ko dito, basahin maigi. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ito, pagkatapos iwasto natin ang inyong mga sagot. Tanong muna. Sunod. Tanong ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. Ikalima. Tapos na ba lahat? Napakagaling naman. So, ipagpalit nyo na sa kabilang grupo. Isa lamang ang tatayo. Tingin lahat sa akin. Tingin sa ibaba. Tingin sa atin. Tingin ulit sa akin. Ito yung gagawin ninyo. Ang papel ninyo, ipasa ninyo sa pinakaharap. At yung pinakaharap ay ibibigay sa kabilang grupo ang kanyang papel. Ang unang pangkat, ibibigay niya sa pangalawang pangkat ang kanyang papel at ang pangalawang pangkat ay ibibigay niya sa unang pangkat. Habang dito naman, ang ikaapat na pangkat ay ibibigay niya ang kanyang papel sa ikatlong pangkat at ang ikatlong pangkat ay ibibigay niya sa ikaapat. Malinaw ba? Sige. Ngayon, iwawasto na natin. Ito ang mga sagot. Klaro ba? Una, sige, tama nyo muna. Ano ang sagot sa una? Letrang A, letrang ba, B, as in baboy, letrang ba pa rin, at A. Sino ang nakakuha ng 5? Ang galing! Galing-galing naman! Napiling tagapaglista ng mga marka, pakibigay sa akin lahat ng inyong mga marka upang aking matala. Ilabas ninyo ang kwaderno ninyo at kopyahin ninyo ang ating kasunduan. Basahin at pag-aralan muli ang kwentong bayan ng Maranao, ang munting ibon, para sa ating klase na naman bukas at pagpapatuloy ng paksa. Maraming salamat ang inyong lingkod, Mary Rose Egonia.